So, yun na nga. Maraming problema sa pagpaplansya gamit ang kabayo. Problema number one, kung saan-saan lang nakalagay ang kabayo. At pagbukas mo ng pinto, nakaharang yung plansyahan. Hey! Wow! Problema number two, hindi mo alam kung paano gamitin ang kabayo. Minsan nakalimutan mo kung paano buksan or itayo ang plansyahan. Oh no! Problema number 3. Isip ka ng isip kung saan mo tinago ang plancha. Problema number 4. Napakahirap planchahin ang damit. Hindi lahat ng damit madaling plansahin. Problema number 5. Minsan makakalimutan mo pang may pinaplansa ka pala. Kaya ako bumili nito. Okay. So, gamitin natin to. Siyempre, i-unbox muna natin bago natin gamitin. Ito yung portable handheld garment steamer. Lightweight yet efficient garment ironing. Meron siyang constant steaming, settings to perfectly steam and fabric, removable water tank, and easy to clean and refill. Heated ceramic sole plate, tapos leak-proof design and electronic pump system allow for vertical or horizontal steaming. Indicated yung 30 seconds steam ready time, 300 ml water tank capacity, 15 minutes continuous steam time with 1.9 meter power cord and safety shut off. Tapos meron siyang one touch steam lock. So pag pinindot, nag-automatic one touch, and then pag pinindot mo ulit, mag-off. Well, dito naman sa site, makikita nyo naman yung product specifications. Kung hindi nyo kabisado, pwede nyo basahin ito mga ito para lang bago nyo gamitin, safety. Actually, meron din namang manual sa loob, pwede nyo basahin bago nyo gamitin. And sa kabilang side, makikita mo yung mga parts ng portable handheld steamer. So kung hindi mo kabisado, tingnan mo din muna ito para alam mo kung paano mo siya i-operate. Okay, so huwag na natin patagalin. Buksan na natin yung box. I-unbox na natin. Okay, so ito yung manual na sinasabi ko. So bago nyo gamitin, basahin nyo muna ito para safe ang paggamit nyo ng portable steamer. Oops, okay, so ito yung itsura ng steamer. Ayan, so tanggalin ko sa plastic para mas makita nyo na maayos. Tapos yung 1.9 meter power cord and the steamer. Okay, so medyo mabigat pero kayang-kaya naman. Siguro mas bibigat pa ito pag nalagyan ng tubig. Masasanay ka naman siguro ang hawakan ito ng matagalan. Yun yung water tank. And then yung plug niya mayroong kasamang ground. Siguro for safety, kulay puti, medyo okay naman siyang hawakan, smooth,
Okay, so yung pinaka-heated ceramic sole plate. So pag nakabukas yun, huwag nyo hahawakan yun, okay? Okay, so ito yung steam button lock. And try ko din ikabit yung 2-in-1 fabric and lint brush. Tingnan natin kung paano ikabit. So madali lang. Kabit mo lang doon sa may pinaka-ceramic sole plate. Yan yun na. So meron siyang lock, pero madali naman siyang tanggalin kasi meron siyang sa ilalim na pwedeng pang tanggal. Ayun, so madali lang tanggalin. And then sa ilalim naka-indicate yung serial number and model number. Ayan, so wait a minute. Okay, so bigyan niyo lang ako ng time para basahin yung instructional manual bago natin gamitin. Okay? Okay, so nabasa ko na nga. Pusita tayo sa paggamit nitong portable steamer. Okay, so push niyo lang yung water tank button para mag-eject yung water tank. And then, ang ilalagay ng tubig dito ay distilled water. So, hindi tayo pwede maglagay ng galing sa gripo. Kasi, pwedeng makasama or makadamage dun sa steamer. Alam naman natin na tubig natin dito sa bahay eh, may kalawang galing sa mga tubo. So, ingat natin tayo para tumagal yung ating steamer. And safe naman yung water tank, so wala siyang leak kasi yung cover niya ay rubber. Okay, so dito natin ilalagay yung mineral water. Okay, so reminders po ulit na baka nakakalimutan nyo, huwag po kayo maglalagay ng tubig galing sa gripo, kundi mineral water lang. Ingat din, yung water tank kasi meron siyang maximum and low level. So, please check nyo sa naka-print or naka-emboss sa gilid ng tank, meron siyang maximum level. So, dun lang dapat. Ayan. And then, make sure na masarado nyo or ma-sealed nyo ng mabuti yung cover para hindi mag-leak kung sakaling itataob nyo yung steamer. Ayan. Katulad nito, diba? Hindi siya tumatapon kasi sealed at covered ng maayos. Okay. So, ibabalik ko na yung water tank. Oops! Teka, ayaw. Baliktad. Ayun, ganun pala. Sorry. So, titingnan nyo, no? Kasi yun na lagi yung titingnan, ano? Baka mamaya baliktad. Okay, so proceed na tayo sa pag-steam ng ating damit. And then, hanap kayo ng saksakan na mayroong tatluhan ang butas. And then, kung wala, so bibili kayo ng extension para dun sa saksakan. Ako kasi may available na saksakan pang aircon. So, dun ko muna siya ilalagay. For the meantime, habang wala pa akong pang sariling saksakan. Okay, so nag-red. No? So, yun indication na hindi mo pa muna siya pwedeng gamitin. So, antayin natin siya mag-green. Okay, so pag nag-green siya, ibig sabihin, yun yung pwede mo na gamitin or i-steam sa damit. And then, nag-green na siya. Ayan. So, ibig sabihin, pwede na natin siyang gamitin sa damit. And ingat kayo sa ceramic sole plate kasi mainit, no? Ingat lang. Okay, so testing muna tayo. Pindutin muna natin ng walang damit na nakatapat. So kung makikita nyo yung usok, ayan, lumalabas na yung pinaka-steam nyo. Huwag hindi itatapat yung kamay nyo dyan kasi mainit po yan. Okay? Okay, so ito yung damit na gagamitin natin. Kung makikita nyo, galing siya sa puwet. Tinago ko siya ng lukot para malaman natin kung effective talaga yung steamer. Pero mas maganda yung lukot na lukot yung damit. Doon natin siya masusubukan kung siya ay effective. Okay, so gamit lang kayo ng hanger. Okay, so ang gagamitin yung hanger nga pala, plastic. Huwag kayong gagamit ng hanger na bakal kasi ini-steam siya eh. So, maaaring magkaroon ng mag-cause ng pagkakalawang yung bakal dahil nga basa yung ating steamer. So, mas mainam yung plastic na hanger. Okay, so make sure na yung indicator nyo na light is green and then pwede na tayong mag-steam. And para sa mga na-entertain at medyo natawa ng konti, please subscribe to my channel. It would really help me a lot. Thank you so much.
Okay, so nakikita nyo naman, ano, natanggal yung mga lupot niya. So, effective. And, nice. So, gagamitin ko na to everyday pag ako'y may lakad. We'll be right back.